kaibigan, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng papaitan mix. Papaitan. Lutong bahay lang to, no? Gagamit tayo ng karne ng baka na hati natin ng maliit. Ang ating luto. So, tingnan natin kung paano natin luto itong ating papaitan. Nagsisili pa siya. Oh, magandang araw sa inyo lahat. Ang araw to ay magluluto tayo ng Ilocano papaitan. O ang tawag dito ay bitters to mix. So gagamit tayo ng karne ng baka. Wala tayong threats ngayon, ano? Pero ang pag makikita mo itong mamasitas na to ay andito na yung mga ano niya, ano? 1 kilo or 2.5 pounds of beef. Kinakailangan i-bubble natin siya ng tender at maliliit. And then, wala tayong gagawin kundi kukumbelo natin itong 1-pack mamasitas pinapaitan mix sa 1 kilo ng karne ng baka. Ganun lang kasimple. So, para mas masarap ay igigisaw natin siya sa bawang. Marami yung bawang. Siguro mga isang ulo. Isang ulong sibuyas na malaki din. Luya. So, medyo tamang dami lang din. At sili. Isang siling berde haba saka dalawang siling mahang kasi gusto namin ay mahang. So, halika na, ipisa na natin. So, sa isang mainit na mantika, maglagay ka ng mga mantika, ay disimulan natin ipisa yung ating papaitan. So, sumama kay sili. Ganyan lang. Butong bahay lang. So, may ilalight brown lang natin siya. Para lumabas yung lata ng bawang. Yung iba, inuunan nila yung sibuyas eh, no? Pero ako, bawang muna. Ito yung ating mga parts ng baka na hiniwa ng maliliit, ano? Yung iba, kwadradong hiwa, no? Sa akin, maliliit lang. Mas maganda kung may konting taba-taba o gatel. Mga 1 kilo para mailagyan natin yung papaitan mix. Palalambutin natin to. Gagamit tayo ng pressure cooker. So, ayan na siya. So, gagamitin tayo ng konting patis para mas lumabas yung lata niya, no? Patis o pistos. At saka 2 basong tubig. Lutong bahay lang ito, no? At, syempre, hindi naman na tuwing may occasion lang ang may papaitan, ano? Yung gusto natin, hindi na kumain ng papaitan. So, medyo brownish na yung, ano niya. Ihulog naman natin yung kanyang sibuyas. Kaya nga. Kaya nga natin yung sibuyas. At isusunod na rin natin yung luya. Napakadaling iluto nito. So, marami yung ating bawang, isang ulo, saka isang malaki yung sibuyas. Yan na magpapalasag yan pati yung papaitan nito. So, mabilis lang, no? So, lagyan natin yung ating ginaya. Maliliit na gaya din ng luya. Lalo magpapalasa sa ating papaitan. Haluhaluin lang natin ng konti. At mamaya, ilalagyan na natin yung ating karne. Ang baka. Medyo tamang-tama na yung amoy niya. At, bango. Napakabango. So, pwede natin ilagay yung sili kung gusto natin maanghang na maanghang or yung baka na. Basta ilalagyan natin yung patis. Ang patis natin siguro mga ano lang, mga 2 kutsarang patis. So, ito yung ating baka. Ilalagyan natin. So, hinugasa na natin siya. Ayan. Marami-rami ito. Mga 1 kilos. Bango. Lalong tasarap ito pag nilagyan natin yung papaitan. So yan, halu-haluin lang natin. Kumbaga i-mimix lang natin yung ano para kumapit yung lata. Bango. So,
lalagyan natin ating patis or yung pistos. Halo-halo lang ng konti. Ayan, bango. I-ano lang natin siya. Ako mag-asaan yung isasangkot sa ng konti para kumapit yung lasa ng patis. So, ito na yung tsura ng sinangkot sa natin kanina, no? Siguro, nasa 10 minutes na natin siya sinasangkot sa. At nilagyan natin siya ng dalawang siling pula para anghang. Gusto namin maanghang sa papaitan, eh. So, optional din, no? Pwede natin lagyan siya ng beef cube or chicken na yung magic sarap, pwede rin yan. Para mas lalong malasa. So, ako patis lang nilagay ko. At hindi pa natin nilalagay yung siling verde. Ito yung siling verde pagluto na yun. At saka yung papaitan mix. Palalambutin muna natin siya ng around 30 minutes. Kung pressure cooker. Pero kung hindi siya pressure cooker, mas maganda ka mga 1 hour. Depende sa gusto nyo lambot ng karami. So at this time, ay sinakotsa lang natin siya. No? Almost 10 minutes now. Kapit na yung lasa ng patis. Dadagdagan natin siya ng 2 basong tubig bago natin siya pressure cooker. Yan. I-pressure cooker na natin siya. Mamaya lalabas pa yung mga mantika sa ibabaw eh, no? Pwede natin siyang alisin para kung gusto niyo ng healthy papaitan. So, tatakpan na natin siya ng 30 minutes. Para ma-pressure cooker. Para lumabas. So, ole, eto na. After 30 minutes, ay bubuksan na natin yung pressure cooker. Make sure na nakababa yung ano. Huwag yung bubuksan basta at baka sumabog. So, tanggalin natin. So, eto na itsura niya, no? After na pressure cooker natin. Kung makikita natin, bago natin lagyan ng papaitan mix, ay maraming mantika sa ibabaw, no? Kung gusto nyo, pwedeng tanggalin yan, eh, no? Inuunti-unti natin tanggalin yan, you know. Tinatapon natin. Kasi kung gusto nyo healthy food, alis natin yung mantika. So, tatanggalin mo natin yung mga mantika nito. Nasa ibabaw lang naman siya, eh, no? Mantika ng ano to, ng baka. Siya, nung natanggalan natin yung mga mantika sa ibabaw, so, wala na halos mantika, no? Konti na lang. So, isasalin ko siya dito sa, hindi sa pressure cooker, sa regular na lagayan ng kaldero. Isasalin natin. Medyo, masarap ito sa kamalasa kasi kapit na yung lasa ng patis na nilagay natin. Saka yung konting mix o granule ng broth mix kanina. Lalasahan natin. Malasa-lasa na siya ng konti dahil meron siyang patis. Ngayon, ilalagay na natin yung ating papaitan mix. Ilocano style. Bitter stove mix. So, ilalagay na natin siya. At pakukulong na natin. Ito ay 1 kilo ng karne ng baka. No? Hinati natin sa maliliit. Yan. So, ihahalo lang natin siya. At, napakabango. Napakabago ng ating papaitan. Pakukulo na natin siya ng, siguro, mga ilang minuto na lang siguro. Laluto na to. Tikman natin. Napakasarap. Napakalasa. Pakukulo lang natin siya. Parang kukunti yung tubig niya. Pwede natin mag-add ng tubig. Dahil ako konti yung tubig yan. At iintay lang natin siyang kumulo ng kumulo. So, may be around 15 minutes o 10 minutes. At luto na ang ating papaitan mix. Pwede natin ilagay yung huling ano natin, yung ating mga sili. Siling verde. Naubo pa. At iintay natin siyang kumulo. Kumulo na, no? So, after mga 2 minutes, dahil maipipin sa bawang, umukulo na siya. So, ready to serve na to. Talagyan natin sa bawang. Gusto ko yung mga sili dahil makakangan. Yan. At saka gusto ko yung sabaw. Sarap ang sabaw nito. So, papatayin natin apoy. Natin na natin apoy. Kaya natin yung ating asama. So, ito na yung ating raiding papaitan mix.
papaitan. Papaitan na produkto ba? Sorry. Ito na yung ating rating, papaitan. So, pambahay lang. No? Kahit na walang handaan, walang okasyon, pwede kang kumain ng papaitan. Kasi meron pang papaitan mix. Hindi mo na kinakalang magbibili ng mga laman loob sa Rabdo. Pero masarap yung laman loob talaga yun, no? Kasi rito. Tikman natin. Ito pa yung halong sili. Yan. Wow. Look. Sarap. Mmm! Makasarap. Gusto ko pag kinakain to, may kasamang sili eh. May kasamang sili pang ganoon. Napakasarap yung lasa ng sabaw. Parang original na papaitan talaga. Napakalasa. Napakalasa. Mmm. Mmm. Delicious. Sige na, mayan tayo.